Para sa quarter 3, week 5, ng Araling Panlipunan 8, ang ating tatalakayin ay ang Rebolusyong Amerikano at Presyes. So, sa Rebolusyong Amerikano, magsisimula tayo sa pagkakatuklas ni Christopher Columbus noong 1492 sa Amerika. Although ipinangalan ito ang Amerika sa isa ring manalakbay na si Amerigo Vespucci, si Christopher Columbus ang una nakatuklas dito at nakapaggalugan. So, after nung kay Christopher Columbus, yan, ang pinakaunang naitatag na pamayanan ay sa Jamestown na ipinangalan sa hari na si James I. So, sa Jamestown na yan, nagkaroon ng kasunduan sa pagitan ni John Smith, isang Ingles na nanggaling sa England or Inglaterra, at sa isang katutubong Powhatan. So, nagkaroon ng kasunduan sa pagitan nila na magkakaroon sila ng ugnayan sa isa't isa. So, ang isang Ingles sa isang katutubong Powhatan na nasa Amerika sa panahon. So, ngayon, bukod sa Ingles o sa mga manlalakbay na nanggaling sa Inglaterra, meron pang mga grupo ng mga tao na nandayuhan sa katutubong Amerika. Ito ay ang mga Pilgrim at ang Puritan. Ang mga Pilgrim, mostly sila ay mga artisano, mga manlalakbay at mga sundalo na nanggaling sa Inglaterra. Samantalang ang mga Puritan, isa rin itong mga grupo ng mga tao na mga mangangalakad na nagmula rin sa Inglaterra. So sila yung pinaka malalaking mga grupo ng mga tao na nandayuhan sa katutubong Amerika, particularly sa Jamestown. So dito ang magsisimula ang isang makasaysayang kaganapan sa kalagayan ng mga katutubong Amerikano sa mga Ingles o mga mamamayan sa Inglaterra. So si Squanto, isa itong katutubong Amerikano na tinuruan ang mga nandayuhan o mga kolonista sa pagsasaka ng mga mais, paglikha ng mga iba't ibang tradisyonal na teknolohiya na may kaugnayan sa agrikultura, at tinuruan din sila mga payak na pamamaraan ng pamumuhay. At ito naman si Metacomet, ito ay isang dayuhan na kung saan ay willing na matuto sa mga turo ni Squanto. Ngayon, nagkaroon ng hidwaan sa pagitan ng dalawang ito, na kung saan si Metacomet ay namatayan ng isang kapatid na naniniwala siya na ang dahilan ng pagkamatay ng kanyang kapatid ay dahil sa mga dayuhan, dahil sa mga itinuturo sa mga tao sa Jamestown. So, sinisi niya ang mga ito sa pagkamatay ng kanyang kapatid. Ngayon, dahil sa kaguluhan na ito, nagkaroon na ng alitan sa pagitan ng dalawang grupo, sa mga katutubong Amerikano at sa mga nandayuhang mga Ingles. At doon, nagkaroon sila ng kasunduan at nagpatupad ng mga batas ang mga Ingles sa mga katutubong Amerikano. Dahil pakiramdam ng mga Ingles na sila ay superior, sila ay mas makapangyarihan kesa sa mga katutubo doon, kaya nagpatupad sila ng mga batas na hindi sinang ayunan ng mga nakararami. Una ay ang Sugar Act. Ang ibig sabihin ng Sugar Act, not particularly sa asukal lang, kundi sa mga produkto na kanilang ibinibenta sa mga katutubo at binibigyan o pinapatawan nila ito ng buwis at matataas na presyo o halaga. Ang Currency Act naman, ito ay ang kanilang paniniwala na kung saan ang mga katutubo dapat ay magbayad ng mas mataas na halaga ng pera o salapi kumpara sa mga taong nagbabayad mismo ng mga dayuhan. So napaka unfair ito dahil sila na ngayon ang dayuhan, sila na nga ang pumunta sa lugar na hindi naman nila pagmamay-ari,
sila ang nagpataw na mas mataas ang ibinibigay ng mga katutubo kaysa sa mga dayuhan. Ang Quartering Act naman, ito ay ang batas na kung saan sila o pinatawan nilang mga katutubong Amerikano na sila ang magbibigay ng mga pangangailangan, tahanan, mga hinihingi ng mga Ingles sa mga katutubong Amerikano. So ito yung Quartering Act kung saan kung may dumating na mga Ingles, sila ang mag-aasikaso, sila ang magbibigay ng pangangailangan, ng pagkain, ng damit at mga tahanan. At sa Stamp Act naman, ito naman ay ang batas na ipinatupad ng mga Ingles na kung saan lahat ng mga dokumento, lahat ng mga kasunduan ay mabibigyan ng o maglalagyan ng mga selyo bilang katibayan ng legalidad at ng katunayan ng mga legal na dokumento na ito. At dahil sa mga batas na hindi sinang-ayunan ng nakararaming mga Amerikano ay nagkaroon ng Boston Massacre na kung saan sinugod ng mga katutubong Amerikano ang mga Ingles na kung saan ang maraming mga sibilyan na mga namatay, mga sibilyan na mga katutubong Amerikano, maraming nadamay laban sa mga Ingles naman na armado at maraming mga armas. At dito mas lalong na boost ang pagkadiwang nasyonalismo ng mga katutubong Amerikano dahil sa pangyayaring ito. Mas maraming mga katutubong Amerikano ang nasawi kumpara sa mga Ingles na naging kasama dito sa Boston Massacre na ito. Kaya ang nangyari, dahil sa pagkamuhi ng mga katutubong Amerikano sa mga Ingles, dahil sa ginawa ng mga Ingles sa Boston Massacre na marami ang mga namatay na mga katutubong Amerikano, kaya ginawa nila ang Boston Tea Party na kung saan lahat ng mga katutubong Amerikano kasama ang mga negosyante na namuhi, nagalit sa mga Ingles dahil sa mga walang mga pinagtibayan ng mga batas na ipinatupad nito sa mga katutubong Amerikano. Kaya naganap ang Boston Tea Party na kung saan lahat ng mga ibinibenta ng mga tsaa ng boss ng Ingles ay pinagtatapon nila at isinira. Sinira nila at itinapon nila sa dagat. Ngayon, para matapos ang kaguluhan, para magkaroon ng katiwasayan sa pagitan ng dalawang grupo, ang Ingles at ang mga katutubong Amerikano, ay naganap ang First Continental Congress. Ang ibig sabihin ng First Continental Congress, ito ay kinabibilangan ng mga estado, state, na merong namumuno sa kanila. So, pero dito sa First Continental Congress na to ay iilan lamang sa mga representante ng mga estado ang nagdalo. So dito, naganap ang First Continental Congress pero sa mga usapan sa loob ng kongreso na to ay marami pa rin silang mga hinanakit at hindi pa rin na-reconcile o hindi pa rin naayos ang mga agreement na to. Kaya dito nagkaroon ng labanan sa pagitan ng mga lokal o katutubong sundalo at mga dayuhang sundalo. So after ng kongreso na to, dahil hindi naging maayos ang usapan, ay nagkaroon ulit na labanan. Hanggang ubaambot na naman tayo sa Second Continental Congress. So dito naman sa Second Continental Congress, ang pinaka ginawa nila ay gumawa sila ng Continental Army para magkaroon ng tagapamagitan sa pagitan ng lokal na katutubo o lokal o katutubong sundalo at ng dayuhang sundalo. So itong mga Continental Army na to ay nahati sa dalawa. Ito yung mga patriot at loyalist. Tinatawag na patriot kapag ang posisyon mo ay pagiging revolusyonaryo. Ibig sabihin, gusto mo ng pagbabago sa pinapagawa at pamamalakad ng mga Ingles. Samantalang pag loyalist ka, pumapanig ka sa mga dayuhan. So dito sa Continental Army na to, at sa maraming pagkakataon ng hidwaan, ang mas nangibabaw at mas namayani ay ang mga patriot o mga revolusyonaryong nais
baguhin ang pamamalakad ng mga Ingles. At dito, dahil nga mas nangibabaw ang mga patriot o mga revolusyonaryo, kaya nagkaroon sila ng malakas na pwersa upang ideklara ang kalayaan ng Amerika. Kaya dito, naganap ang Declaration of Independence. Ngayon, hindi pa rin sumusuko ang mga Ingles o mga mamamayan ng Inglaterra o sa England. So, ang nangyari, nagpadala ang Inglaterra ng redcoats na binubuo ng 30,000 or more than 30,000 ng mga sundalo laban sa mga katutubong Amerikano. Dahil wala pa silang sapat na mga armas, sapat na puwersa para labanan ang mga redcoats na to, ay sa unang labanan ay natalo ang mga katutubong Amerikano. Pero, ang nangyari dito ay gumanti ang mga katutubong Amerikano. Kaya ang nangyari naman dito sa pangalan labanan na to, ginamit nila ang kalakasan nila dahil sila ay nakatira at sila ay kabisado na nila ang Amerika o ang estado na ito. Kaya pinagplanuhan ito ng mga katutubong Amerikano. Ngayon, sa pangalawang labanan naman ay napasuko naman ng mga katutubong Amerikano ang mga Ingles na lumaban sa kanila nung pangalawang labanan. Ngayon, doon sa pangatlo naman, dahil nga gumanti na naman ang mga Ingles na to at kinakailangan na ng puwersa ng mga katutubong Amerikano ay humingi sila ng tulong at in-encourage nila ang mga taga-France o taga-Pransya upang sumanib sa kanila at umanib sa kanila at sumama sa digmaan. At syempre, sa punto na ito ay nanalo ang Amerikano at ang Pransya. Ang Amerikano, sila yung mga katutubo talaga na nakatira sa Amerika. Ang mga Ingles naman, sila ay mga mamamayan ng Inglaterra. Baka nalilito kayo, ha? Ayan. So, yan. At dahil sa pagkatalo ng Inglaterra laban sa Amerikano at Pranses, ay nagkaroon ng kasunduan sa Paris. Tinatawag itong kasunduan sa Paris dahil ang kasunduan ay naganap sa Paris. At ito ay nilagdaan at binubuo ng 13 na estado ng Amerika. Ito ang 13 na estado. Ito ay ang pinakamalalaking estado ng Amerika na naging sangkot sa mga congressional na nabuo. So, sa First Congress at Second Congress, Continental Congress. Ngayon, dahil nga mas lumalawak ang Amerika, bumuo na silang konstitusyon na kung saan yun ang susundan nila. At ito yung tinatawag nga ng pagbuo ng konstitusyon ng Amerika na ang may ambag ay ang 55 estado ng Amerika. So, kabilang na dito yung mga maliliit na estado na nakapagdeklara ng kanilang kalayaan. So, kung mapapansin nyo sa flag ng Amerika, yung stars doon ay 55. So, yun ay ang 55 states of America na bumuo ng konstitusyon nila. Yan. So, pumunta naman tayo sa Revolusyong Pranses. Ang kaganapan sa Revolusyong Pranses, sila ay isang uri ng bansa na may absolutong monarkiya. Ibig sabihin ng absolute monarchy, nanggagaling ito sa isang pamilya na ang namumuno ay hari o reyna. Ang magmamana ng mga kapangyarihan nila at kayamanan nila ay ang kanilang mga anak. At ang mga kapangyarihan na to ay naipapasa lang sa isang linya ng pamilya. So dito, sa bansang Pranses, meron tatlong sinatawag na estado o sinatawag din natin ng uri. Ito ay mga taong simbaha, bahan, mga clergy, yung mga naglilingkod sa simbahan. Yung pangalawa naman ay mga maharlika o mga mayayamang mga tao o may mga ma-influensyang mga tao. At yung pangatlo naman ay mga ordinaryong mamamayan. Ngayon, isa sa mga naging problema ng bansang Pransya ay ang maluhong pamamalakad ng monarkiya. So sila ay engrande o magarbo sa kanilang pamumuhay. Halimbawa na lang, ang hari nila ay every time na nagbibihes, every time na gumigising, merong 7 tagapaglingkod na nag-aayos sa kanya. Yan. Hindi pa kasama yung mga nasa
kusina, hindi pa kasama yung mga guards, hindi pa, kumbaga napaka-ingrande ng pamumuhay nila. Ang kanilang palasyo, pinalawak nila ng pinalawak hanggang sa umabot ng 700 rooms ang palasyo ng Versailles. Umamamayan natin ha. So, dito sa Versatile ngayon, sa pangatlo naman ay ang pinakaluho ng hari ay alak at ang mga babae. So, meron naglilingkod sa kanya, meron binabayaran upang siya ay paligayahin o kaya naman ay siya ay aliwin. Ngayon, tinatawag ngayon ang Estado General. Ang Estado General, siya yung pinaka-representative ng tatlo. Representative ng simbahan, representative ng maharlika at representative ng mamamayan. Ngayon, itong Estado General na to, siya ang kinatawan ng lahat ng Estado at kinakailangan nilang kausapin ito bilang kinatawan sa kung ano yung nais nilang ipahatid sa hari, which is yung hari noon na si Louis XIV. Ngayon, ang pinaka concern nila o suliranin nila ay yung financial. Dahil sa sobrang engrande at magarbong pamumuhay ng pamilyang monarkiya, ay nagkaroon sila ng problema sa financial na pondo ng kanilang bansa. Kaya, nagplano sila na magkaroon ng butuhan. Kung ano nga ba ang dapat gawin at hindi dapat gawin. Kung sino pa ba ang dapat na mamuno, kung ano dapat ang plano na dapat patupad. Ngayon, dito sa butuhan na to, umayaw ang ilan sa mga tao. So, mas nanalo ang kolektibo. Pag sinabing kolektibo, first, second, third stake. First, yung simbahan. Second, yung maharlika. Third, yung mamamayan. Pag sinabing kolektibo, mula sa first na estado, isa lang ang boto. Pag sa pangalawa, sa maharlika, isa lang boto. Pag sa pangatlo mamamayan, isa lang boto. Pero ang nais ng mga nasa pangatlong estado, which is yung mga ordinaryong mamamayan, tigi-isa. So lahat boboto. Kasi kung kolektibo lang, tatlo lang ang boboto. Isa sa first estate, second estate, tapos third estate. Ngayon, dahil nga nanalo ang kolektibong botohan, siyempre, ang nagkampihan dyan ay ang mga nasa simbahan at mga maharlika. Kaya, gumawa ng sariling way ang mga nasa pangatlong estado, mga ordinaryong tao. Kaya, gumawa sila at bumuo sila ng pambansang asembleya. Tinawag nila ang third estate, mga ordinaryong tao, bilang pambansang asembleya. At doon ay nagkaroon sila ng usapan at kasunduan na hanggat hindi naaaproba ang pambansang asambleya ay hindi sila titigil sa pakikipaglaban sa karapatan nila. Kaya noong nagkaroon ng kasunduan sa pagitan ng first, second, and third estate, nagkaroon ng tennis court oath. So hindi yung tennis court, yan ay ang lugar. Court is yung mismong kung saan nagkakaroon ng asembleya at yung oath ay pangako. Kaya dito, ang nangyari ay dahil hindi pa rin makuha ng third estate o pambansang asembleya ang pakikiisa ng mga nasa simbahan at mga nasa mga maharlika ay sinugod ng mga ordinaryong mamamayan ang Bastille. Ang Bastille ay kung saan nilalagay, ikinukulong ang mga kalaban ng hari. So, kumukuha sila ng mga kakampi nila. At dito, sumugod ang mga third estate. Ngayon, nagkaroon ng takot na magkakaroon ng malaking kaguluhan hanggang naengganyo ang mga nasa simbahan at maharlika na sumama sa pambansang asambleya. Dito ang tinatawag na great fear na kung saan dahil nagiging malakas na ang pambansang asembleya o ang third state. Kaya tuluyan ng sumali ang first and second state. So sinasabi ko nga, ang first state yun po ang simbahan, second state maharlika, third state ay ang mga mamamayang Pranses. Ngayon, dito sa third state,
State, sila po ang nagpatupad at nagtatag ng pambansang asamblea. Ngayon, dahil umanib na sa kanila at sumama na ang mga nasa First and Second Estate, ay nagkaroon na ng deklarasyon ng karapatan ng mga mamamayan na bumoto, karapatan at kalayaan na ipahayag ang kanilang sarili. Ngayon, dahil nga nagkaroon na ng deklarasyon ng karapatan, ay nagkaroon din sila ng karapatan na usigin at imbestigahan ang monarkiya o ang hari at ang pamilya ng hari. At dito, sa kanilang paglilitis at sa kanilang pag-iimbestiga, napagtanto nila ang mga kamalian na ginagawa ng monarkiya. At ang pinuno noon, ang hari noon ay si Louis XVI at si Marie Antoinette. At dahil sa hindi magandang reputasyon ng monarkiya, sila ay pinatay gamit ang guillotine. Ganito yung itsura ng guillotine. Kumbaga, sila ay hihiga at islice ang kanilang leeg sa pamamagitan ng pagbagsak ng isang matulis na metal. So, yan po. Yan. Ngayon, hindi natapos ng monarkiya, namatay ng mga hari. At ang pambansang asambleya ang namamahala sa Pranses noon. Ngayon, merong isang namuno sa pambansang asambleya na mga Jacobin. Ito ay pangkat ng mga tao na pinumunuan ni Robespierre. So ito, ang kanyang pamamalakad ay marahas. Kung sino ang magiging agin sa pambansang asambleya, pinapapatay. Kung sino ang kakampi ng hari, ipinapapatay. So, ang kanyang paghahari ay tinatakot o tinatawag nila sa English na reign of terror. Sindak, natatakot ang mga tao na maging agin sa pambansang asambleya. Ngayon, dahil hindi na nagiging makatarungan ang ginagawa ni Robespierre, ang nangyari dito ay merong isang panibagong grupo na Girondin. Yung kanina is Jacobin, ngayon Girondin. Na kung saan ito ay pinamumunuan ni Napoleon Bonaparte, na kung saan siya ay isa sa mga mandirigma na marami nang napatunayan sa pakikipagdigma, pakikipagdiplomasya, pananakop, at mas naging maganda ang reputasyon niya kumpara sa mga Jacobin. Kaya dito nagsimula ang Revolusyon Girondin na kung saan ay nilabanan nila ang marahas na pamamalakad ng mga Jacobin. At dito ay si Napoleon Bonaparte ang namuno sa coup d'etat na kung saan ay para mawalan na ng kaguluhan sa Pranses, pinababa nila at namatay si Robespierre sa pamamagitan din ng gulit. Ayan, nagkaroon ng gudita, hindi na sila sumunod sa mga Jacobin hanggang sumuko ang mga Jacobin sa pamamahala at bumaba sila sa pwesto. At diyan, noong si Napoleon Bonaparte ang namuno sa Pranses, ay itinatag niya ang konsulado. So, ang konsulado or continental system ay magkakaroon sila ng kasunduan sa iba't ibang mga bansa. Kumbaga, tawag dito, magkakaugnay sila. Kumbaga, isa lang ang mag-govern sila, sa kanila. Isa lang ang mamamalakad para mas iisa ang pamahala. For example, dito makikita natin France, dahil nasakop nila ang Spain, Denmark, Norway, Sweden. Dahil nasakop na sila ni Bonaparte, kahit iba't ibang klase sila na iba't ibang bansa sila ay isa lang ang mag-govern sa kanila, which is si Napoleon Bonaparte. Ngayon, dahil nga maraming naiinggit kay Napoleon Bonaparte, marami na siyang mga nasasakop na mga bansa, so maraming kumalaban sa kanya, maraming nagkampihan, mga dayuhang kolonista, mga Russia, yung mga malalaking bansa, so nilabanan si Napoleon Bonaparte. Dahil nga naman, syempre kahit napakalakas na at napakamagaling na mandirigma si Napoleon Bonaparte, ay natalo pa rin siya ng mga dayuhang kolonista o yung mga gustong mga manakop sa iba-iba pang mga
nasakop niyang bansa. Kaya siya ay ipinatapon sa Isla de Elba. Ngayon nang ipinatapon siya sa Isla de Elba, ay nakatakas siya. At sa kanyang pagtakas, siya ay nakapunta sa Cannes. Ayan, sa Cannes. Ngayon, nung nakapunta siya sa Cannes, ay gumawa siya ng panibagong hukbo. Gumawa, lumikha na naman siya ng mga grupo ng mga mandirigma upang mabawi ang kanyang trono. Ngunit, syempre kahit na napakagalingan niyang tao at konti na lang ang hukbo na kanyang nagawa dahil nga sa nasa ibang lugar siya, natalo siya sa labanan sa Waterloo. Okay, syempre kulang sila sa preparasyon, tapos hindi sapat ang kanyang mga sundalo, kaya sa labanan sa Waterloo siya rin ay nadakip hanggang ipinatapon ulit siya sa St. Helena na matatagpuan sa Timog Atlantic Ocean. At doon, siya ay namatay na sa, tawag dito, nagka-cancer siya sa tiyan. O yung iba sinasabi na siya ay nagka-cancer. So, makikita natin kung ano ang naging daloy ng Revolusyong Amerikano, kung paano siya natagpuan at natuklasan ni Christopher Columbus hanggang sa pagiging United States of America, ang Revolusyong Pranses na mula sa isang monarkiya ay nagtapos sa pakikipaglaban ni Napoleon Bonaparte para sa Republika. At dyan, makikita natin yung pagbabago dahil sa kanilang pakikipaglaban para sa kanilang bansa.